lahat ng mga bansa. Pagkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ang Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanyang, kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawalan. Tayo ay manalangin, sabay-sabay po tayo. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. At kinikilala na ikaw ang makapangyarihang Diyos na may likha ng lahat at pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, pag-iingat sa mga pagpapala at sa iyong pagmamahal sa amin. Nagagalak po kami na masama sa nananatakong ito upang pasalamatan at sumbayin. Ngayon sa kami sa aming pagsamba, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Magandang gabi po. Tayo po ay makakaupo na. Bago tayo dumako sa mensahe, baka merong katotoo. Gusto mong pasalamat sa Panginoon. Sino po ba gusto magpatotoo sa atin? Any blessing? Siguro ako na ang mauna. Dito na ako. Papasalamat ako sa Panginoon dahil sa napakasaganang pagpapala doon sa aming pagdalo sa Hagay Institute sa Calamba, Laguna for 5 days from October 29 to November 2. At meron kaming 21 na delegates na dumalo. Meron pang nanggaling ng Cagayan at meron pa rin nanggaling ng Pangasinan at dito sa Sol, Southern Luzon. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon at kami ni Mrs. na nakadalo at tunay nga na nakaka-bless ito kay Mrs. Chutapo. Ito ay about discipleship and evangelism. So, I praise God. So, sino pang gusto pasalamat sa Panginoon? Evening po sa ating lahat. Ayan, good morning sana sa sasabihin ko, Pastor. Ayan, ipapasalamat po ako dahil kasabay po nung wala din si Pastor. Wala rin po ako noon kasi in-invite po ako ni Bishop sa isang Young Leader Summit. At nung una po, parang nag-aalangan talaga ako pumunta kasi sabi ko, Lord, wala naman ako kakilala doon. At saka parang yung tingin ko nga po sa sarili ko, kumbaga, hindi naman, parang hindi ako dapat nandun kasi parang ang lalaki ng mga tao doon. I mean, may mga position sila, may mga hinahawakan sila organization. Andun yung mga president ng bawat annual conferences. Andun din po yung president ng youth, ng national at ng Maya. So sabi ko, Lord, wala naman ako kilala, parang nahihiya ako talaga ng pumunta doon. Pero sabi ni Lord, hindi anak, pumunta ka. Kasi mayroon akong gagawin sa'yo. And tunay nga po na nung pagpunta ko doon, although late po ako ng isang araw kasi nga tinapos ko po muna yung service dito ng Sunday. Sabi naman ni Kuya Mighty, okay lang. Di pumunta po ako doon, talagang nakaka-bless kasi ang dami pong mga lessons na ibinigay or na i-share sa amin yung mga nangunguna doon. At isa po nung na-share sa amin is about yung pag-revision mo sa church na hindi lang mag-vision ka sa church, tapos wala ka nang gagawin. Ang sinasabi dun sa shinare po sa amin is, mag-vision ka para sa UMC, para sa church mo, sa riling local church mo, and then, meron ka din dapat gawin. So, nasa sa iyo rin yung key para ma-attain mo yung vision, mini-vision mo para dun sa church. And aside from dun, sa maraming learnings po na na-receive ko, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi dami ko nakilala ang mga tao, not only in the Philippines, dito sa Philippines, kundi meron din po kami mga foreigner na kasama during that time. Kaya talagang
nakakatuwa na mag-share kami ng mga na-experience namin sa local churches namin, sa district, at sa annual. And parang nagpapalitan po kami ng mga experiences na kung saan makakatulong para sa bawat isa sa amin. And praise God din po dahil nakapunta ako dun sa lugar na yun ng safe kasi first time ko po pumunta ng Panay na ako lang, hindi ko talaga po alam yung venue. Pero praise God kasi ang Lord ang nag-ingat sa akin at gumabay sa akin sa paglalakbay. And kasabay na pinagpapasalaman ko rin po yung nature na nakita ko doon. Nakita ko talaga kung gaano ka-powerful si God, kung gaano siya ka-creative sa bawat ginagawa niya para sa atin. Kaya to God be the highest glory po. Amen. Amen. Sige po, kung wala na, ay it's about time na i-open natin yung ating Bible sa Psalm 27 verse 13. Psalm chapter 27 verse 13. At ganito po ang sinasabi. I believe that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo sa pagkatunay na ang kabutihan mo ay hindi ho namin kayang sukatin. Tulungan mo kami na sa aming pagbubulay-bulay na iyong mga salita ay maunawaan namin ganap kung gaano pang kabuti sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatanungin ko po kayo ngayong gabi, ano ang inyong paniniwala tungkol sa Diyos? Ano ba ang inyong paniniwala tungkol sa Diyos? Bigay nga po kayo ng isang salita ng inyong paniniwala tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay para sa inyo ano? Impeccable. God is provider. Ayan. Ano pa? Perfect. God is perfect. Ano pa? Isang salita ng inyong paniniwala sa Diyos. God is provider. God is perfect. Ano pa? Impeccable. O? Impeccable. Pareho ng perfect. Perfect. Impeccable. Pareho din. Pareho din. Timely. On time parati. On time. Palagi. Hindi na delay. Okay. Ano pa? Anong paniniwala mo sa Diyos? God is love. God is love. Ingel. God is holy. God is light. No, God is light. God is holy. God is perfect. God is almighty. Napakarami nating salita na pwedeng banggitin para ipahayag yung ating paniniwala tungkol sa Diyos. Pero yung salmista, ang sabi niya, I believe, verse 13, I believe that I shall see the goodness of the Lord. Ano yung kanyang paniniwala? Naniniwala ako na makikita ko ang kabutihan ng Diyos. Naniniwala ako na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante na sa bawat araw ng ating buhay ay nakikita po natin yung buti ng Panginoon. Hindi ko alam sa inyo, araw-araw po ba nakikita niyo yung buti ng Diyos sa inyo? Opo. Kada minuto, kada segundo, kada oras, nakikita po ba natin yung kabutihan ng Panginoon? Opo. Napakagandang mindset na kung sa bawat araw ay nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon.